Welcome to GMA! Itong lokalidad ng General Mariano Alvarez. Tara! At samahan nyo kaming maglakad-lakad sa aming sintang bayan. Binaybay namin ang kahabaan ng lungsod na ito. Tinatayang may sukat na 11 kilometrong kwadrado lamang, kung kaya't isa ito sa itinuturing na pinakamaliit na bayan sa probinsya ng Cavite. Sa aming paglalakbay ay nakilala namin ang isang ginang. Siya raw at ang kanyang pamilya ay may 40 taon nang naninirahan sa GMA. At sa aming pakikipanayam ay nalaman namin kung saan nagsimula at paano sumibol ang GMA. Ngayon po ba, ano na pong tawag sa lugar nyo na ito? Barangay F. De Castro. Yung GMA po pala, ma'am, saan po natin kinuha po na pamahalaan? Kinuha siya sa, ano ba, ang alam ko dun sa bayani, si General Mariano Alvarez. Pero noon po, hindi po ito GM, parte ng GM. Ano pa po ito? Ano to yung kabilang baybay, San Gabriel, sakop ng Carmona. Kaso nakuha na siya ng Carmona, ng GMA, gawa ng San Jose. Kailan po nangyari yun po na... Nakuha ito, alam ko... 1976 or 1975. Ah, okay. Kasi San Jose ito yung private, anti-private property. Kung ara. Private po. Pero naalaman niyo po ba yung istorya kung bakit po napunta sa GMA ito, hiniwalay po sa Carmona? Ang pagkakaalam ko talaga, ano to eh, kumbaga, ano yung subsidy, not subsidy. Kasi na-private po, sinakop na ito ng GMA, gawa nga hindi na kaya sakupin ng Carmona. Malaki na ang sakop ng Carmona. Kumbaga, hinati-hati na siya. Na, ang kabila nito, Langgam eh. Ah, Langgam? San Pedro. San Pedro. Oo, ang kabila nito. Kaya ang sakop dapat nito, Carmona. Kabilang baybay. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay, ay nakita namin ang ilan pang mga produkto na ginagawa sa aming bayan. Nariyan ang pagpapanday ng iba't ibang mga kagamitan, paglililok ng mga bato, at marami pang ibang maliliit na negosyo. Ngunit, ang nakapukaw ng aming pansin ay ang lugar na kung saan ang halos buong komunidad ng barangay ay may iisang uri lamang ng kabuhayan. Narito po tayo ngayon sa Barangay Poblasyon 5. Ang bahaging ito ng GMA ay kilala sa tawag na tinapahan. Ganito ang paggawa ng aming espesyal na tinapa. Una, inihahanda muna ang mga isda. Ilalagay din ang sekretong panimpla at pampakulay. Inilalagay ito sa pausukan. At pang-apat ay hahanguin na ito at ibabalot na. Wow! Ang sarap! Diba't ito ang isa sa pinakapaboritong inuulam nating mga Pilipino? Akalain mo ba na sa aming bayan ito nagmumula? Sa katunayan, ay marami ang umaangkat nito at naititinda sa iba pang dako ng ating bansa. Boss, ilang taon na po kayo nagbebenta dito? Simula pa nung bago mag-pandemic, pa 4 years na. So simula ka pala nung pandemic, kasi Pero simula nung mag-pandemic, dito na kayo nag-presto. Sa aming muling pag-ikot-ikot, ay aming namataan ang isang ginang na nagtitinda ng tinapa. Minabuti na namin na siya ay samahan sa kanyang paghahanap buhay at mas lalo naming nakita ang katotohanan at istorya ng mga nagtitinda. Kung sa akin talaga, nakakatulong din ako sa tao kahit mapapalitan ko o nakakaano din. Ah, okay.
Kumbaga dahil po mas mababa kayo sa iba, bukod sa kami kita kayo, nakakatulong din po kayo sa ibang tao. Oo, maintindihan mo naman sa araw ganyan. Kunyari, yung iba, yung kanina, sa kwenta yung ako, 45 lang. Malaki na rin po yung matitipid niyong makakabili. Sa pagtatapos ng araw, ay nagpapasalamat kami sa mga bagay na aming natutuhan. Marami kaming aral na babaunin at mas mamahalin pa namin ang aming bayan na aming kinagisnan. Salamat sa inyong pagsama. Ito ang HFA Discoveries.